1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung anim na piraso is good luck and death, no? Na mga stems, tingnan natin kung ano nangyari, no? Tapos, gawa tayo ng mga arrangement kung ilang stocks ba yung swerte, no? Surprise ako kasi tingnan nyo po, oh. Ang dami ng roots, ano? Ito yung ating last time na pinropagate po. Mas maganda to kung halimbawang lalagyan ng ribbon na red. So, ayan, meron tayo ditong ribbon na red. Alam nyo kung bakit? Kasi po... Hello everyone! This is Hermes Unapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kanina pag-ikot ko po dito sa garden, eh meron ako nakita, no? Yung ating mga propagations ng Lucky Bamboo, eh medyo... natuyuan ng tubig, ano. So, naisipan ko na lang na ayusin sila. And, para maganda, gawa na rin tayo ng mga pinagsama-sama o pinagkabit-kabit na stocks nila, no. Kasi alam nyo po ba na meron tayong tinatawag na maswerteng bilang sa pag-display ng mga Lucky Bamboo. Yung kanila pong mga stocks, meron pong kahulugan yung bilang, ano. Actually, natalakay na natin to dun sa ating mga fast videos. Pero today kasi, papakita ko sa inyo yung updates dun sa mga propagations natin. At the same time po, yung mga pinutol natin, kinat na mga stems. Tingnan natin kung ano nangyari, no. Tapos, gawa tayo ng mga arrangement. Kung ilang stocks ba yung swerte, no? Malalaman nyo rin yan sa ating pagbalik. Kaya ako, ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Yung mga nag-alaga na po dito ng mga Lucky Bamboo, naparami nyo na ba yung Lucky Bamboo nyo? Kasi... nung nakaraan, binigay ko sa inyo yung technique, ano, para mabilis nyo mapadami. Kasi before, pag kinakat natin yung mga Lucky Bamboo natin, ang nangyayari po, nagkakaroon ng parang madilaw, namamatay, parang napufungo sila, no, kapag kinat, hindi nagiging successful. Pero lately, parang nadalian tayo dun sa mga umuusbong na stem, yun yung kinakat natin kapag halimbawa nagmature na, tapos pinauugatan natin sa tubig, no? At yung naging successful sa atin. Ngayong araw na ito, medyo napabayaan ko po yung mga na-propagate natin na tuyuan ng tubig. Malalaman nyo rin mamaya kung bakit, ano yung sanhi nung paninilaw ng dahon nila, no? At magandang-maganda yan kasi matututo tayo dito sa ating video ngayong araw na to. Samahan nyo na ako at puntahan natin yung ating propagations kung ano nangyari. So, eto na nga. Pag-ikot natin kanina, ayan, ang tumambad sa akin. Sabi ko, bakit naninilaw yung mga dahon, ano? Alam nyo kung ano reason. Nako po, Diyos ko po. Ayan. Kita nyo at natuyuan. Walang mga... Etong isa na to, medyo matibay, ano? Kasi ito yung medyo matagal na. Eto yung bago. Pero, na-surprise ako kasi tingnan nyo po. Oh. Ang dami ng roots, ano, ito yung ating last time na pinropagate. Kaya lang, ang problema naman, kadilaw-dilaw yung dahon. Pero, mabubuhay pa rin naman yan. At madali lang naman yan. Total naman, gumagawa tayo ng mga arrangement katulad nitong isa na to. Oh, yung ating mother plant. No, ano ba nangyari sa kanya? Nung pinutol po natin dito, yung mga tumubong stocks na parang ganyan. Ayan na, oh, may mga sumusuloy na ilan. And, diba, napaka-successful. Ito naman, pag lumaki-laki na, katulad nito, puputulin na naman uli natin. Nakakatuwa, ito naman kasi, doble yung sumulpot sa kanya na suloy, ano. So, ito, maaari pa nating ikat to, dalawa, no? Dalawang Lucky Bamboo pa yung magagawa natin. Pero, sobrang thankful ako kasi before, talagang nagkakat tayo yung diretsyong ganito, no? Hindi nabubuhay sa akin. Pero, mas nabubuhayin ako pag ganito, no? Kaya lang to, mga to, halatang halata yung pagkabambo niya kasi walang mga leaves. Eh, eto po, yung ating mga pinropagate, ang daming leaves. So, dahil naman nanilaw yung kanilang mga leaves, ang gagawin natin, tanggalin na natin, tapos gawa tayo ng arrangement, ano. At, syempre, lagyan na natin ng tubig. At, hindi ko napapansin, no, minsan kasi, kapag halimbawang nahalo sa mga halaman, hindi nyo mapapansin, natutuyuan na pala, no. Dapat titingnan din natin lagi, no. Pero,
Pag ganyan naman, matitibay naman yung mga Lucky Bamboo, madali lang gawa ng paraan. So samahan nyo ako, gawa tayo ng arrangement na gagawin natin. Tapos, explain ko sa inyo no, yung bilang nung Lucky Bamboo kung ano kahulugan. Nung last time pala, dito rin meron tayong pinutol ano, na Lucky Bamboo. Ayan yung ating Lucky Bamboo dito. Ayan na pa, oh, nagsuloy na din. May mga suloy na siya dito. No, yung ating Lucky Bamboo dyan. Ayan, oh, kita nyo. Yung mga nagsuloy na rin. Ayan pa pala. Doon sa may gilid na to. Ayan o. Diba? May mga suloy na rin dito. Ng mga panibagong Lucky Bamboo. Ayan. Iwanan lang natin yan dyan. Tapos, tingnan natin ano. Balikan na natin yung ating mga Lucky Bamboo doon na tatanggalin ng mga dahon. So, eto na. Simulan na natin. Eto yung ating nanilaw na Lucky Bamboo, no. Tatanggalan ko siya ng mga dahon. Actually, ayan o, tingnan nyo. Yung roots niya, nagkaganitin na. Tanggalin muna natin sa pagkakabuhol-buhol ng roots. Pero maganda o, may roots na, no. So, pag-usapan natin, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. No, 5. Yan, pwede natin itong pagkumpul-kumpulin, ano. Anyways, tanggalin muna natin yung dahon. Tapos, habang tinatanggal ko yung mga dahon, sasabihin ko sa inyo yung kahulugan. No, kasi yung iba sa inyo alam na to, pero yung iba hindi pa. Yung unang stock, yung isang nag-iisa, maswerte na po yan kasi considered na yan as lucky lag, ano. Kaya, pwedeng-pwede na kapag meron kayong isa lang, no, na Lucky Bamboo. So, swerteng-swerte na rin yan. Kaya, okay na din, ano. Anyways, tira natin yung mga ganito. Pero ito, pwede nyo pa itong ikat, oh. Pwede pa yung ikat, tapos ito, lulubog nyo uli sa tubig, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, minsan kasi, pag nagkakat tayo ng matured, no, na Lucky Bamboo, napufungo siya. So, hindi nagiging successful. Pero ito, pag ganitong mura pa, madali siyang pag-ugatin, ano. So, pag dalawa naman po, yung inyong Lucky Bamboo, yung stock, love naman po yung ibig sabihin yan, ano. So, sa mga gustong ma-improve yung kanilang love life, dalawang stock po yung inyong i-display na Lucky Bamboo, no? Pag tatlong stock naman po, happiness, wealth, and long life. Pag lima naman po, wealth naman, ano, kayamanan naman po yung ibig sabihin yan. Kaya po, maganda rin, ano, yung limang stock naman. Pag 6 po, good luck naman and wealth din, no? Tapos, pag 7 na stock, sa kalusugan naman po yan, health, no? Good health po ang ibig sabihin, magandang kalusugan. Tapos, kapag 8 naman po, sinasabing infinite success, no? Kapag halimbawang talagang nag-alaga kayo ng Lucky Bamboo tas 8 stock, walang tigil yung success na pupunta sa inyong buhay. Kapag 9 naman po, great luck. Yan ano. Tapos 10 stock naman, perfection. Tapos yung pinakamarami, yung 21 stocks. Yan po yung pinaka-ultimate sa lahat ano, ultimate blessing, tapos perfect blessings na rin po ano. Yan yung kahulugan niyan. Kaya minsan kapag nidi-display tayo ng mga Lucky Bamboo, tinitingnan natin yung bilang ng kanilang mga stocks. Depende dun sa ating mga kagustuhan at hinihiling sa buhay. Pero yung 4 po na stock, yun yung dapat iwasan. Dahil ang kahulugan po niyan is death or kamatayan. Ano? Minsan may nagbebenta ng 4, sinasuggest ko na pagbukurin nyo. So, kung 4 halimbawa yung nabili nyong Lucky Bamboo, ang gawin nyo po, hatiin nyo sa 2, no? Pwedeng simbolismo nyan ay love, no? So, hatiin nyo, tapos i-display nyo pa rin siya, no? Pero kung pagsasama-samahin yung 4, huwag po, ano, dahil death po yung kahulugan yan. And ito pa, ang dami pa nating mga yellow na leaves. Tanggalin na natin yan, ano? Mas maganda kung walang mga yellow leaves yung ating mga arrangement. So, okay, mag-alala kung halimbawang talagang mawala yung mga dahon, kasi ito po
isa sa mga halaman na kahit walang dahon eh nagsusurvive, ano. So ayan, hindi siya pantay-pantay, kaya mamaya gagawin natin is papantay-pantayin natin or ika-cut na natin, ano, yung isang stock, no. Anyways, hindi ko nakuha ng yellow na dahon. Ito pa, meron pang isa dito. Tanggalin na rin natin yan. Ayan, ano. Tapos, eto, meron tayo ditong lima, no. Lima. And, mahaba yung isa. So, ang gagawin ko, para magpantay-pantay ito, ika-cut ko to sa may gitna, yung pinakamalaki. Kasi ang gusto natin, magpantay-pantay yung ating laki bamboo. Kasi, ang pangit ang sagunting na, no, kapag halimbawang masyadong malaki. So, ika-cut natin yan sa kalahati, ano. Yan. Yan. And, ayan. Lalagyan natin ganyan. So, ito anim, mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung anim na piraso is good luck and wealth, no? So, maganda siya. Na, kahulugan. So, gagawin natin. Kaya lang ito, oh. Sinubukan ko nang tanggalin yung mga parang rust, no? Hindi naman siya masama. Hindi naman siya apektado yung plants natin. Kaya lang, ingat-ingat pa rin tayo dyan. Lagyan nyo ng hydrogen peroxide. Pero ito, nilagyan ko na kasi ng hydrogen peroxide. Hindi nawala yung mga stain niya. Pero, actually, dumalabo naman, no? Oh, yan. So, anyways, simulan na natin, ano. Pwede nyo siyang gamitan ng rubber band. Halimbawa, meron kayong rubber band. Or kahit anong pantali, ano. Kasi itatali nyo lang siyang paganyan, no. Tatali nyo lang siya ng paganyan para magsama-sama, no. Tapos dito pa sa kabilang side, dun sa pinakataas, pwede nyo siyang lagyan ng tali, no. So lagyan natin siya dito naman, lagyan natin siya, and yan, para makumpul-kumpul siya at makompress. So, ito pwede na to. So ayan, tadian na natin siya and iayos lang natin yung mga stocks, no? Kasi minsan pumapaling to, no? Para matuwid siya. So, ayan. Tuwid na yung ating stock. Ayan, meron na tayong laki bamboo. Mas maganda to kung halimbawang lalagyan ng ribbon na red. So, ayan, meron tayo ditong ribbon na red. Alam nyo kung bakit? Kasi po, etong laki bamboo, parang wood energy yan, no? At magiging mas maganda siya kapag ilalagay sa water energy, yan, yung tubig. Pero kailangan po lagyan natin ng fire energy. So yung pula, sumisimbolo yan ng fire energy, no? So tatalian natin siya, lalasukan natin siya para maganda rin, ano? Kaya napapansin nyo, may mga red sinasabi pampaswerte, no? Tama po, kasi iyan po yung sumisimbolo ng fire energy. Meron na tayong ano, tapos yung pinakailalim din. Lagyan natin, ano. So, talian lang natin yan ng ganyan. And, yan. Actually, ito, kung halimbawang gusto nyo na wala ng mga dahon-dahon na ganyan, pwede rin naman, no. Kaya lang ito kasing ating stem medyo may pagkapayat pa, no. Kasi nga sabi ko sa inyo, mura pa to eh. Hindi ganun kasing mature. Pero pwede na yan. So, yan yung ating ribbon na red. Yung ating lucky bamboo. And ayan, lagyan na natin siya sa water. Yan, para hindi manilaw, no. Yung iba, nilalagyan po ito ng mga pebbles para dun sa earth energy. Tapos nilalagyan po ng minsan coins para naman dun sa metal energy, no. At yan po, kung ano yung choice nyo. Kung gusto nyo lagyan ng pebbles o wag na. Pero ito, at least, maganda na tong arrangement na to, no. At yan, nakapag-arrange tayo ng lucky bamboo na may anim na bilang. So good luck and wealth yung kahulugan nito, no. And ayan, pwede niyo pong subukan sa inyong mga lucky bamboo na na-propagate, no. Ang bilis mag-propagate ng lucky bamboo. Hindi na ako bumili, buhat lang to do sa mga old na lucky bamboo ko. At yan, eventually po, kapag halimbawang
Ito, nagsuloy-suloy na uli. Yan. Makakakuha na naman tayo ng panibagong Lucky Bamboo dyan, ano, na maaari nating ipang display. So hindi nyo na kailangan bumili ng Lucky Bamboo, kayo na lang mismo mag-propagate. Tapos kapag maraming na kayo, share nyo yung inyong mga Lucky Bamboo sa inyong mga friends, kasi swerte din itong ipamigay, ano. So ayan po yung ating mga Lucky Bamboo na nagawa ngayon. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo itong ating mga Lucky Bamboo na napakagaganda, no? Yan, pwede nyo pong subukan yan sa inyong mga bahay, ano? At I hope na kayo ay ma-inspired, no, do sa ating pagpapadami ng halaman, ano, para in any case na gusto nyong ma-propagate yung inyong mga plants, talaga naman pong gumanda yung inyong paligid at sumaya yung inyong mga puso sa pagpapadami at pag-aalaga ng mga halaman. So thank you po sa inyong panonood at lagi pong tumutok dito sa ating YouTube channel para sa mga bago na naman nating mga propagation tips, plant care tips, at syempre yung mga garden ideas natin, ano. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, kung bet na bet nyo po yung mga ganyan topic, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.